Excited ko na ba na matuto ngayon? So please, like and comment. Siyempre po, i-share nyo na po sa mga GC and sa mga wall nyo para po mas marami tayong makasama at matuto dito ngayon sa ating napakagandang training. Ayan, grabe ang lupit ng training na to kasi isa sa pinaka-inaabangan ng buong Jailing Project Community, which is yung Basic Mind Programming. So, ngayon, mai-enlighten ka ng sobra-sobra sa ating training. Siyempre, hindi na natin yung papatagalin pa. Ayan. So, i-share nyo na yan. And siyempre, comment kayo ng NFP. Ayan, sa lahat ng ready na, please comment po ng ready!
Ayan, kung excited ka na, i-comment mo ang pangalan ng grupo mo at para ma-recognize natin yan. Ayan guys, so bago natin tawagin ang ating pinakamalupit na speaker, syempre, meron tayong video na ipapanood ngayon para makita nyo kung gaano kalupit ang trainer natin ngayon. So syempre, i-play natin ang video sa pinakamalupit. Ayan, comment naman kayo dyan! Ayan po, good morning! Check ko lang muna yung live natin. Ayan po, sa lahat po ng nanonood ngayon, good morning po sa inyong lahat. Ayan, comment po muna kayo kung ayos naman po yung live po natin. Naririnig po ba ako? Naririnig niyo ba ako? Maayos ba? Ayan, comment po muna ang lahat. Ayan, kung asan po kayo ngayon, hello po sa lahat ng mga OFW po. Meron siguro po mga nanonood dito ng mga OFW na magtatrabaho, sumisingit lang. Ayan, please comment naman po kung okay naman po yung sound ko po, yung live po natin kung klarado naman. Mabasahin ko lang. Ayan. Thank you so much po pala sa nag-intro sa akin, si Coach Maricel Cañares. Ayan, thank you so much. And syempre sa nag-live po ngayon, yan, sa tech ko po ngayon, si Coach Cristel Mica Cepeda. Ayan, thank you so much. Ayan, please. Comment muna po kayo bago tayo mamtuloy-tuloy sa training po natin. Ayan, yung live po natin ngayon, training po siya. Free training. Ayan, kahit hindi ka pa po member or member ka, kahit sino ka man, pwedeng-pwede po sa iyo yung training po natin today. Ayan. And syempre po, request ko lang po sa inyo, pakinggan niyo pong mabuti yung training natin ngayon kasi hindi naman po lagi akong nagtitrain. And syempre, ito talagang training na to, pinaghahandaan ko talaga syempre kasi gusto ko po na yung makikinig po sa akin is may maibibigay ako na value na magagamit niyo po sa, sa journey niyo po. Ayan, journey to success. Ayan. Yan, comment niyo po dito yung mga grupo niyo po. Yan, i-share niyo po yung live po natin. I-send niyo po sa mga group chat niyo.
Ayan, para mas marami pong manood. Ayan, hello po sa lahat ng JLIM Project Community. Ayan, hello po sa inyong lahat. Thank you so much po for watching. Thank you for sa support. Ayan. Ayan, sa lahat po. Ayan, tawag dito. Ayan, excited po ako ngayon sa iti-training ko po sa inyo. Ayan, ako talaga nagpa-schedule itong training na to. Ayan. Okay. Ano ba? Simulan na po natin. Ayan, ready na po ba kayo? Comment muna po kayo na ready na ako. Ayan, para makapag-start na po tayo. Kasi para yung oras po natin, maximize po natin. Madali lang po yung training natin. Napaka-iksi lang po nito. Mga tatagal lang po tayo ng 5 minutes and 5 hours. Ayan, ready po ba kayo doon? Oh, ganun po yung training po natin. Siyempre, pag gusto ko muna pong batiin din yung personal group ko po. Ayan, meron na pong pangalan yung group ko. I-announce ko po dito. Ang pangalan ng group ko po is Icons Global Empire. Ayan, hello sa inyo dyan. Ayan, siyempre po sa mga nanonood po na na-invite lang po. Ayan, nasenda ng link. Ayan, hello po sa'yo. Ito po, masasabi ko lang po, pakinggan mo po yung training, yung live ko po ngayon kasi for sure, makakatulong po to sa inyo. Ayan, sobrang malaking tulong po sa inyo to. Lalo na po kung ikaw yung tao na may pangarap sa buhay, ikaw yung tao na gusto magbago buhay, ako ay suggest, pakinggan mo yung training ko kasi siguro marami ka pong pinapanood, baka mahilig ka manood ng TV or wala na nga siguro ngayon mga pinapanood. Yung kumbaga mga nasa YouTube or anything man po sa Facebook, ang dami mo pinapanood. And baka wala naman sa'yong nangyayari. Baka this time po, yung konting oras po kukunin ko muna sa'yo para po kumbaga makatulong din po ako sa'yo if ever man may gusto kong mangyari sa buhay mo. Ayan. Anyway guys, start na po tayo. Ayan, ready na ba ang lahat? Ako pa excited po ako. And mag-share lang po muna ako ng screen ng training po natin. Ayun. Ayan, okay. Check nyo po muna kung nakikita nyo po. Hindi ko makita yung live ko. Ayan, okay naman ba? Ayan. Ito po yung title ng training natin, Basic Mind Program. Ayan. Okay, please comment lang po muna kung nakikita nyo po yung slide po natin, kung okay naman. Hindi pa lumalabas dito sa live ko. Ayan. Ayun, okay naman siya. Late lang. Ayan, okay naman. Ayan, kayo ba, ready na po ba kayong makinig? Ayan, makinig lang muna kayo. Huwag kayong kung ano mang ginagawa mo, please. I-stop mo muna yan kasi para mas ma-absorb mo yung training natin at the same time, pwede mo naman tong balikan mamaya kasi may replay naman po yung live po natin. Kaya, ayan. Okay, simulan na po natin. Ayan, excited na po ang lahat para sa training natin. Siyempre, magte-training po nito ako. Yours truly po, Ninz Tibor po. Ayan, para po mas makilala niyo po ako kung sino po ako. Ayan, ito po yan. Ayan, ito po ako. Ayan po. Nag-start po ako sa business way back 2011. Ang background ko po, civil engineering po ako, graduating student po. Yung na-invite po ako dito, nag-aaral pa po ako, yan po yung itsura ko po noon. Ayan, matagal. Mga 9 years na po. Ayan. Para po sa mga hindi po sa akin nakakakilala, para may background po kayo kung sino po yung pinapakinggan nyo. Kasi sabi nga po nila, kung sino daw po yung lagi mong pinapakinggan or sino po pinapakinggan mo, yun yung magiging ikaw. Kaya po ngayon, para malaman mo kung ano po yung, kung bakit mo kailangan pakinggan yung training ko, ito po, papakilala ko po sa yan po ako dati. Ayan, wala po akong alam sa business kasi ang alam ko po, engineering po pinag-aaralan ko, civil engineering po that time. And ginagawa ko po yung business, yung Empowered Consumerism sa part-time dati. And pagka-graduate ko po, ang ginawa ko, nag-full-time na po ako. Ang ginawa ko po, hindi na po ako nag-board exam, hindi po ako nag-engineer, hindi po ako professional na engineer. Nag-aral lang po ako, graduate lang po ako. And bakit hindi ko po tinuloy yung pagiging engineer? Kasi po, na-realize ko na kung mag-work lang po ako, hindi ko makukuha yung mga gusto ko sa buhay. Sabi nga po nila, kung gusto mo maging successful, dapat ang ginagawa mo yung mga ginagawa ng successful na tao. Kaya ako po, ang ginawa ko po noon, kumbaga burn the bridge, ang ginawa ko, pinultime ko po yung negosyo. And ito, para isa-shortcut na po natin, ayan, ito na po tayo ngayon.
Ayan. After doing the business po, after 3 years po, naging Millionaires Club po ako sa company. Nakabili po ng first car, naka-second car din po. Nagkaroon po ako, nakasama po ako sa mga travel incentives din. Naging global ambassador. Yan po yung naging achievement ko. And latest po, na achievement po ngayon is yung first quarter po ng Easy, nasa top 162 po ako. And today, this second quarter naman po, nasa top 38 na po ako sa buong, kumbaga po sa Easy po, sa buong Easy, ako po yung pang 38 na kumikita ng malaki dito po sa business po natin. Okay, and ayan. Para may background po lang po kayo sa akin kung sino po ako. Ayan, ito po yung question ko po sa inyong lahat. Sa lahat po ng makikinig, nanonood po sa akin, ang question ko po sa inyo, ano po ba gusto nyo sa buhay nyo na mangyari 3 to 5 years from now? Baka kasi po, hindi mo pa nasasagot to kung ano ba talaga yung gusto mo mangyari sa buhay mo. And today po, tinatanong po kita kung ano yung gusto mo mangyari. I-comment mo po sa comment box, ano yung nag-visualize mo para sa'yo. Sa mga na-invite po ng mga members po namin, ikaw po, tinatanong din po kita, ano kaya yung gusto mo mangyari sa buhay? Curious lang po ako. Kasi alam nyo ba na ito yung magiging guide nyo sa journey nyo kung alam mo po kung ano talaga gusto mo sa buhay mo. Kasi minsan kasi hindi natin alam kung ano ba talaga yung gusto natin sa buhay natin. Actually, ito yung pinaka-reason kung bakit hindi, kumbaga, hindi mo makuha kasi nga hindi mo pa alam. Kaya today po, kung hindi mo pa alam, please comment mo or kung hindi naman, i-assignment ko na lang po to sa'yo. Ayan, titingnan ko lang po kung may mga nagko-comment. Ayan, comment po muna kayo. Gusto ko pong malaman ano po yung dream mo, ano yung goal mo 3 to 5 years from now. Kasi ako, super clear sa akin ng 3 to 5 years ko. Actually, 10 years, hanggang 10 years nakikita ko kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Super clear to sa akin. Kaya yung mga ginagawa ko, naka-base po siya dito sa goal kong to. Ayan. Next naman po is, asa rin yung slide natin. Okay. Pag-usapan po muna natin yung tinatawag na dreams. Okay. Bakit ko po, lagi ko to pong dinidiscuss na dreams kasi yung iba po hindi na po nangangarap sa buhay nila. Yung mga iba po, pinagtatawanan ko yung dreams, yung tinatawag nating pangarap sa buhay. Minsan nga, mangangarap ka pa lang, meron nang bumubura sa pangarap mo. And napaka-importante po na alam nyo po yung mga pangarap nyo sa buhay nyo. And ako naniniwala po ako, lahat ng tao may pangarap sa buhay. Nagkataon lang, sabi nga po nila, nung bata tayo, sobrang laki ng pangarap natin. Kaso nga lang po, habang lumalaki ka din, nahuwala na po yung pangarap natin kasi yung hindi mo alam kung paano mo makukuha yung pangarap mo. Lalo na kung ang status mo, nagtatrabaho ka ngayon, kulang-kulang yung sinasahod mo, parang para sa'yo, parang nagiging imposible na siya yung pangarap na ganun. Kaya today po, sa lahat po ng viewers, even po sa mga na-invite pa lang po, ako na po nagsasabi sa inyo, ang sarap pong mangarap. Ang pangarap po, libre, huwag mo po yung titipirin. Kaya basic na basic po ang ating pag-uusapan. Kasi gusto ko pong i-discuss sa inyo talaga to. Okay, una sa mga gusto po natin mangyari sa buhay natin, gusto natin magkaroon po tayo ng mga sasakyan, cars, mas maraming sasakyan. Ayan. Okay, kayo po ba, pangarap nyo din po bang magsasakyan? Ako actually po, nung bago po ako sa business, hindi ko po talaga, kumbaga, hindi ko pinangarap yung sasakyan. Kaso nga lang, habang tumatagal, nare-realize ko, actually hindi naman siya pangarap eh, need na siya sa panahon ngayon. And ikaw, kung nangangarap ka today, ano kaya yung sasakyan? Kung ikaw tatanungin ko, ano yung sasakyan na gusto mo na mabili? Kung first car man yan, second car man yan, ano yung first car mo? Ako, yung nakikita niyo po sa screen, yung white po, yun yung naging first car ko. Yung isa naman, yung SUV, yan po yung second car ko. And ngayong taon po, yung goal ko po sa third car, yung nakikita niyo po yung parang yung ano tawag, bubong na katangga. Ang po yan, yung po yung sports car po yan, Mazda Miata po, MX-5. Kwan po yan. Yung kulay na yan, ganyan na ganyan din po, red. Okay. Yan po yung gusto ko pong bilhin this year. Yan po yung pinagtatrabahuan ko ngayon. And ikaw po, ano po ba yung gusto mo din na pangarap mo na sasakyan? If ever lang, magkakaroon ka ng sasakyan. Again, ito pong pangarap na sinasabi ko is libre po siya. Huwag mo pong tinititid yung sarili mo kasi wala naman pong bayad
po yung sinasabi ko. Kung gusto mo pong 10 sasakyan, i-comment mo dyan. Ayan, mas maganda po, mas interactive po tayo. Comment po kayo para mas nakikita ko po na naririnig nyo po yung training po natin. Ayan, second naman po, syempre, sino po sa inyo yung gusto mag-travel? Ako sobrang gustong-gusto ko po talaga yung actually, ito isa sa rason kung bakit ako nag-network marketing dahil sa travels. Love ko talaga po mag-travel. Isa sa major goal ko, maikot ko po yung buong mundo. Ayan, gustong-gusto ko po yan. Ayan, yan po yung maging mga napuntahan ko po. Boracay, Maldives, ayan. Tapos Malaysia, Hong Kong, Korea. Ayan, yun. Sa Korea po, first time ko din yan. Yung Maldives, first time ko din. Ikaw ba, gusto mo rin bang mag-travel? Ayan, syempre mas maganda pag nagta-travel ka, kasama mo yung family mo, di ba? Ano ba yung mga gusto mong puntahan after nitong pandemic? Ano po ba yung gusto mong mapuntahan? Kasama ba pamilya mo? On solo ka ba? Ano ba trip mo sa buhay? Ang pinaka-importante po is malaman mo yung mga gusto mo sa buhay mo. Like traveling po is isa po yun sa mga goals natin. Lahat naman siguro gusto naman talagang ma-experience yung ganyan eh, yung mag-travel. Okay, yung next naman po na gusto natin, syempre, sa panahon ngayon, napapanahon na po dito, house and lot, okay? Kung ikaw magkakaroon ng house and lot, magkano budget mo? Sa tingin mo lang, magkano budget mo? Dapat yung pinakabongga, yung pinakamaganda, lalo na po sa panahon ngayon, online na, pagandahan na po tayo ng bahay. Diba? Dapat sobrang ganda talaga ng bahay mo. And syempre, dapat house and lot, hindi lang house, hindi lang lot. And syempre, wag naman yung bahay pag nangangarap ka, yung tipong pagpasok mo, nadulas ka lang, nasa labas ka na. Wag ganon. Ulitin ko, baka may kaka-tune in lang, wag tipirin ang pangarap mo. Okay? Wala namang bayad yan. Yun ang pinaka-libre. At ang masarap po yan pag nangangarap ka, di ba? Kinikilig ka. Paano pa pag nangyari na yan sa'yo? Syempre, next na mayroon tayong goal is magkaroon ng malaking income para magkaroon tayo ng savings. Ayan. Sino po sa inyo yung gusto po na magkaroon ng malaking savings or income? Ano ba yung pangarap mong income? Comment mo yung pangarap mong income. Kasi ako, ang ginugol ko po, ngayon share ko lang po sa inyo, ang goal ko po ngayon, gusto ko po mag 7-figure monthly na income. Yun yung unang goal ko kasi na-hit ko na yung 6-figure. Ngayon, gusto ko po ma-hit ko naman po yung 7-figure. Ibig sabihin po, minimum po yan ng 1,000,000 sa isang buwan. Ginugol ko po yan. And ikaw, magkano ba yung gusto mong income din? And syempre, later on, tataas ng tataas pa rin yung goal natin. Ngayon lang taon po yan yung ginugol natin. And savings po, magkano'ng savings? So guys, ang savings, ito po yung kahit hindi ka na magtrabaho, mabubuhay na yung family mo sa magandang buhay, hindi yung tipid na tipid-tipid lang. Dapat yung maganda. Imaginein mo na yon, gaano kalaki yung savings mo. Okay? Yung next naman po, syempre, ang goal po natin, ayan, magkaroon po tayo ng time and financial freedom. Actually, ito yung pinakamasarap na goal, yung magkaroon ka ng time freedom and financial freedom. Alam mo kung bakit? Kasi yung time freedom, ito yung pwede mo nang gawin yung gusto mong gawin anytime. Walang nagbabantay sa'yo na boss, di ba? Masarap yung feeling na ganun. And syempre sa financial, yung tipong kahit anong gusto mo, isipin mo na lang, ituro mo lang, di ba? Mabibili mo siya. Yun yung pinakamasarap na feeling na may freedom ka. And syempre, for sure, sa lahat po ng nakikinig po sa akin, is pangarap nyo din po to. Kasi ako po, gusto ko talaga to. As in, ito yung pinakagusto ko talagang ma-reach ko yung time and financial freedom. Okay? Kaya, yun, isa yun sa mga gusto nating mangyari. And, next, syempre, eto, magkaroon tayo ng pamilya. Ayan. Sino po sa inyo? Dapat happy family. Kasi, di ba, mas maganda naman talaga na yung pamilya mo masaya. And, syempre, paano ba magiging masaya yung family mo? Bottom line, lahat ng mga binanggit ko kanina is part po yan ng pagiging happy ng family mo. Sabi nga po nila, oo, ang pera po hindi makakabili ng happiness, pero yung pera po marami siyang nagagawa. Marami siyang nagagawa para magpasaya ng pamilya mo. Kaya ako, para sa akin, kung hindi ka man nangangarap ng malaki para sa sarili mo, mangarap ka sa family mo. Kasi minsan akala mo okay ka na. Try mong tanungin yung nanay mo, yung anak mo, yung asawa mo kung okay na ba sila. Kasi for sure naman, may gusto pa yan sa buhay nila. Kaya para sa akin, isa po sa reason kung bakit maging successful tayo, syempre ito talaga. And for sure, nag-a-agree po kayo sa akin na mas maganda naman po talaga na ganito, buo pamilya. Kasi alam mo ba, bakit ito, sa lahat ng mga OFW, bakit yung iba
nagkakaroon ng, kumbaga, nagiging broken family. Kasi ang reason naman is pera, di ba? Kaya ka pupunta ng abroad para kumita ka. And minsan, yun nagiging reason bakit tuloy hindi nabubuo yung family. Kaya guys, ito, isa sa mga pangarap natin. Ayan. Siyempre, next. Ayan. Comment lang po kayo kung meron kayong gustong sabihin sa aking training para mabasa natin. Ayan. Ito yung next question ko naman po sa inyo. Kanina yung tanong ko, tandaan niyo po yung tinanong ko kanina. Kung di po niyo nasasagot, please sagutin mo yon. Second po, paano mo naman makukuha yung mga pangarap mo sa buhay mo? Ito na yung pinaka next question po natin. Paano mo makukuha yung pangarap mo sa buhay mo? Okay? Yan, magtuturo na po ako sa inyo paano siya ginagawa. Ayan. Siyempre, yung training ko po, basic mind program. Ito po, mindset po. Ito, ang mindset po, sa mga hindi pa po nakakaalam, ito po yung mga paniniwala mo sa buhay mo. Ito yung programa mo. Ito yung mga nakakasanayan mo. Belief system mo, nandito po yan. And yung ito, alam nyo ba, na yung mindset po is napaka-importante po niyan. Sobrang importante po nito. Tandaan nyo po, kung hindi, ito po. Lahat ng, kumbaga, meron sa mundong to, nagsimula po yun sa mind. Kaya ang mind po natin, napaka, sobrang powerful po niyan as in. Kaya ako actually, itong training ko kung to, kaya ako gusto i-share sa inyo. Actually, ito po talaga yung guide ko sa journey ko. Ito po talaga, kasi meron akong formula to success. Ito, share ko po sa inyo yung formula na ginagamit ko. Ito po, mindset is equal to action, is equal to results. Para sa akin, kung ano yung paniniwala mo sa buhay mo, kung ano yung mga belief system mo, yun yung action mo today. And yun yung nagiging resulta mo sa buhay mo. Kaya kung ngayon po, ang result mo, may dalawa pong klase ang resulta. May sinatawag tayong result that you want and result that you don't want. Question ko po sa'yo, today, yung buhay mo ngayon, gusto mo na ba yung nangyayari sa'yo? Gusto mo na ba yung income na meron ka ngayon? Please comment kung gusto mo na ba talaga yan yung buhay na gusto mo. Yung nangyayari sa yung current situation mo today, yan na ba talaga yung gusto mo? Kung sasagutin mo ako, yes, yan na gusto mo, okay, wala tayong problema doon. Go on, kasi sabi nga, wala namang tama, wala namang mali. Pero kung ang sagot mo naman sa akin, hindi mo gusto, meron ako siyang ituturo para magbago yun. Ang question ko lang sa'yo, gusto mo ba na magbago yung resulta mo or yung resulta mo sa buhay mo? Kung nag-network ka man ngayon, nagnenegosyo ko ngayon, nasa easy ka man ngayon, yung income mo ba? Gusto mo na ba yan? Kung hindi mo pa gusto, makinig ka sa akin kasi malaking factor po to na makakatulong sa'yo para magbago po yan. Wala naman pong ibang makakagawa niyan kundi ikaw. Hindi naman ako, hindi naman yung mentors mo, hindi yung system, hindi yung company, kundi ikaw. Okay? Paano po yun gagawin? Okay. Ito po, magbibigay muna ako ng mga sample ng mindset para mas maintindihan niyo po yung mindset na sinasabi ko po. Ayan, may tinatawag tayong Filipino mindset and meron tayong Chinese mindset. Ito, sobrang familiar po to na mindset na to, ng mga paniniwala natin sa buhay natin. Ayan, okay, yung mga Filipino mindset, di ba, naalala niyo pa doon, narinig niyo ba to sa parents niyo? Sabi nila, anak, after mong graduate, maghanap ka ng trabaho. Diba? Sabi naman ng mga Chinese, anak, after mo mag-graduate, mag-negosyo ka. Imagine mo dito pa lang po, nagkakaiba na po yung mindset o belief system nila. Kaya tingnan nyo po yung resulta, magkaiba. Question ko po sa inyo, reality pag-usapan natin, sino po ba ang mayaman sa Pilipinas? Yung mga Pilipino ba o mga Chinese? Siyempre, ang mga mayaman po ngayon sa Pilipinas, mga Chinese. Bakit? Dito po tayo nagkaiba. Ang Chinese, nagnenegosyo sila. Ang mga Filipino, after po mag-graduate yan, nag-aaral, patapos po na nagtatrabaho yan. Ako po, sinabihan din ako ng mama ko niyan. Siyempre, yan din po yung mindset na meron sila. Yun yung mapaniniwala nila na galing din sa parents nila. Wala naman po pinanggalingan yun, kundi parents din nila. Kaya in short guys, kung bakit tayo ganito, kung bakit yung mindset mo is mas open ka sa work rather than sa business. Kaya kapag nai-invite ka sa business, medyo hindi ka kaagad naniniwala. Hindi naman dahil sa pangit yung negosyo. Nagkataon lang, mas prepare mo kung Pilipino ka is magtrabaho. Kaya ganun po yan. Kasi kung o-offeran ka magtrabaho, kahit 10,000 lang, alam ko kukunin mo yan. Kasi yun yung nakakasanayan natin as a Filipino. Kasi ako, part din ako yan kasi Filipino po ako, hindi po ako Chinese.
yung mata ko lang po yung maliit. Eh syempre po, reality yung pag-usapan po natin. Ang mga mayayaman sa mundo is mga nagne-negosyo. Kaya nga po kung ikaw gusto mong maging successful, maalamin mo kung ano susundin mo. Sabi nga po nila, 'di ba? Kung gusto mong maging successful, ang susundin mo lang yung mga naging successful na tao. Kung ano ginagawa nila, yun ang gagawin mo. Simpleng formula po yun. Kaso nga lang, syempre, kung ano nakakasanayan natin, yun pa rin ang masusunod. Yun po talaga yun. Syempre, next naman po, ayan. Next po natin. Okay. Ano naman po yung mindset natin pagdating sa pera? Okay? Ayan, makaka-relate po kayo dito. Dalawa lang po kasi ang ituturo ko sa inyo. Pagdating sa pera and sa time. Kasi ako naniniwala akong pagiging successful is dapat marunong kang gumamit ng time mo tsaka pera mo. Pag natutunan mo to, dun ka magiging successful or magiging mayaman ka sa buhay mo. Okay? May dalawang mindset kasi pagdating sa pera. May tinatawag ako na poor mindset tapos may rich mindset. Ang poor mindset kasi, ang mga tawag nito, ang mga mindset dito is pag may pera ka, madalas mong gawin gumastos. Okay, ito yung mga liabilities. Pag sinabing liabilities, guys, ito po yung gumastos ka tapos wala namang naibabalik sa'yo or hindi ka naman kumikita or mas gastos pa na ibibigay mo. Parang ganun po siya. Ngayon sa atin, naranasan nyo na ba yung ganito pag nagkapera ka? Ang una mong naiisip, di ba, mamili, mag-shopping, di ba, kung ano-ano na naiisip mo. Kaya dito, pag may pera ka, yun yung una mong ginagawa. Yan, yung mindset po yan. Yan mga nakasanayan. Sa rich mindset kasi, ang pera po, ginagamit nilang pang negosyo. Pag may pera sila, mas nag-iisip sila ano pa nilang gagawin para kasi kumita pa sila. Ang negosyante, ang rich mindset kasi, asset sa kanila. Kaya isang asset po, ito yung gumamit ka ng pera, ang bumabalik sa'yo pera. Okay, sasampulan ko kayo sa, ito naman, sa liabilities, parang, di ba, pag bumili ka ng cellphone. Kung bumili ka lang ng cellphone, para lang pang, ano pang forma mo, ang tawag doon liabilities. Kasi bumili ka ng cellphone, naggastos ka, wala naman sa yung binabalik na pera. Pero kung yung cellphone ginamit mo pang negosyo, magiging asset siya. Ibig sabihin yung pera nagamit mo ng maayos. Kaya depende yan po sa inyo. Pansinin niyo po sa ano tawag nito sa mga Pilipino, pag madalas, ito pa isa pa, pagdating sa utang, kasi pera din naman ang utang. Pag nangungutang po, sa poor mindset po, ang utang po, ginagamit po ulit yun sa gastos. Pag poor mindset. Bakit? Halimbawa, naranasan nyo na po ba yung piyesta sa inyo? Diba? Mangungutang ka para lang may panghanda ka, kasi piyesta. Yan, diba? Sa rich mindset kasi, ang mga mayayaman, guys, nangungutang po sila. Parehas naman po ang mayaman sa mahirap, parehas nangungutang. Nagkataon lang, magkaiba po sila ng ginagawa. Kasi yung mayaman, pag nangungutang sila, ginagamit nila sa negosyo. Alam nyo ba na maraming mga mayaman sa panahon ngayon or mas kinoon pa, na wala naman silang pera, hindi naman sila mayaman. Pero bakit sila yumaman? Kasi po, ginamit nila ng maayos yung pera po. Nangutang man sila, pero naging asset po nila. Parang ginamit lang nila yung pera para mas kumita po sila. Kaya depende po yan sa'yo kung anong gagawin mo sa pera mo. Eto guys, sa mga kumikita po dito, sa mga especially po sa mga OFW, ako kasi training ko din yan sa mga sa grupo ko. Imaginein mo, kumikita ka buwan-buwan, saan napupunta yung pera mo? Diba? 20,000 monthly, nagpapadala ka sa Pilipinas, saan napupunta yung pera mo? Kaya kung mapapansin mo, ilang taon ka na sa ginagawa mo, hindi pa rin nagbabago yung resulta mo kasi yung paggamit mo ng pera, kasi eto na lang kumpitin mo. Kung nagtatrabaho ka sa abroad mga 4 years, kung kumikita ka mga 20,000 per month, i-compute mo po yan. Siguro aabutin ka na ng 1 million. And take note, yung lahat ng yun, naubos lang siya. Saka kapadala mo pa gastos at gastos lang din. In short, guys, ang naging concern mo doon is yung paano mo ginamit yung pera mo. Kaya nga yung iba, imaginein mo yung iba. Wala naman silang pera, pero nagkakaroon sila ng negosyo kasi nagkakaroon sila na ginagamit nila yung pera nila sa tama. Kaya today, nasa sayo yan kung papakinggan mo yung advice ko sa'yo na it's either gamitin mo sa liabilities mo or sa asset. At the end of the day naman, ikaw naman, kung ikaw nagtatrabaho, ikaw naman yung napapagod. Hindi naman ako. Pero para sa akin, kung gusto mo magbago buhay mo, mamili ka dito sa dalawang to na mindset ang susundin mo sa buhay mo. Again, kung ano yung mindset mo, yun yung action mo, yun ang magiging resulta mo. Okay, balikan natin yung formula na binigay ko sa inyo. Literally po yan, kung ano talaga yung nilalagay mo sa utak mo, yun talaga yung action mo, hindi pwede yan mag-iba.
Okay, ibig sabihin, kung negative ka mag-isip, pwede negative yung action mo. And syempre po, yung magiging resulta mo negative, that means hindi mo kasi yan napapansin. And today po, ako na po nagsasabi sa'yo, ako na po nag-a-aware sa'yo, yung training ko po is awareness. Kung baga, ina-aware kita, ginigising kita sa mga ginagawa mo kasi baka wala na sa'yo nagsasabi or wala naman sa'yo nagtuturo. And today, ako po ang magtuturo sa'yo at ako magsasabi sa'yo ano yung mga dapat mong tandaan. Okay, next naman po is, next na ituturo ko po sa inyo about, ano ba next? Time, ayun. Ayan, meron naman po sa time tayo, ito po yung poor mindset ulit tapos rich mindset ulit. Okay, dalawa lang po to. Okay, sa poor mindset kasi, ito yung laging busy. Di ba, pansinin mo, pag in-invite mo, busy daw siya, di ba? Paano kaya nangyari yun? Di ba? Yung mga, alam nyo ba na lahat naman ng tao, meron namang 24 hours, wala namang, siguro wala naman ditong sumobra sa oras. Hindi mo ba nakita, bakit kaya yung mga mayaman yung mayaman, nagtatanong ka ba yan? Or iisip mo ba talaga, ano ba talaga meron sa kanila? Kasi kung titingnan mo, parehas lang naman tayo may tawag nito, merong 24 hours. Ang ginagawa kasi, sa poor mindset kasi, marami tayong pinagbibigyan ng oras natin. Sa totoo lang, ganito na lang. Computing mo yung 24 hours mo, kung nagtatrabaho ka 8 hours o 10 hours, marami ka pang sobra. Kung, imagine mo, kung 10 hours ka, 24 minus 10, may 12 hours ka pa. Kung matutulog ng 8 hours, meron ka pang sobra. Ilan pa, mga siguro 4 hours. Ano yung ginagawa mo sa sobra mong oras? Marami kang ginagawa. Alam mo ba, sa Pilipinas, yung hindi pa nagkaka-lockdown, kaya ako, bakit ang gusto ko talaga ako, ang market ko, is nag-OFW ako. Kasi para sa akin, pag nasa Pilipinas, ang dami kasing option ng tao dito. Pwede ka makipag-date, di ba? Makipag-bonding, inuman, manood ng sine. Kung baga noon, marami kang ginagawa. Nakakatuwa lang kasi na nagka-pandemic. No choice ka na. Kaya lahat ng tao nasa online, mas nagkakaroon sila ng time na manood ng mga videos, di ba? Kaya kung baga ngayon, nakaka-online na sila. Sa totoo lang, guys, magka-lockdown man o wala, ang pinaka-concern natin is paano ba natin minamanage yung 24 hours natin. Kasi sa totoo lang, yung mga successful naman na tao, 24 oras din naman sa kanila kasi alam nila yung priorities nila. Ano yung gagawin nila? Yung 24 hours nila, alam nila kung saan nila yung ilalagay. Diba? Kung sabi nga, ano ba talaga gusto mo sa buhay mo? Gusto mo maging successful? Di, bigay mo yung 24 hours mo sa bagay na pwedeng makatulong sa'yo para maging successful ka. Diba? Katulad niyan, pwede kang manood ng mga training videos. Diba? Pwede mong gawin yan. Ito ngayon, yung oras mo, saan mo ginagamit today? Imaginein mo, mga 1 hour tayo magti-training o baka ginamit mo yung oras mo sa ibang bagay o at least ngayon nakikinig ka sa akin. Mas kumbaga yung oras mo na ma-maximize mo and alam mo na tuloy kung ano yung mga gagawin mo. Kaya ito, tinuturo ko talaga to about time. Kumbaga, dapat matutunan mo yung pag-manage ng time. Kung hindi mo pa yan alam, pwede naman niya ituro, magpaturo ka paano siya ginagawa. And sabi ko nga po, mamili ka po dyan kung ano yung gusto mong sundin. Yung laging busy pero wala namang ginagawa or yung ginagawa mo baka hindi naman align dun sa gusto mong mangyari. Kasi ito, little details ba to? Parang kumbaga sa akin, hindi mo lang to napapansin pero napaka-importante nito about time management talaga, yung paano mag-maximize ng oras. Kasi imaginein mo, dati, ito, training na lang po dati, di ba pupunta ka ng office para mag-training ka 2 hours. Minsan gano'n, may biyahe pa na kinoconsume. Imaginein mo yung dati po natin, ilang oras mo gagamit, ilang oras ang kailangan mo para makapag-training ka. And today po, imagine mo kung bakit maganda po ang online business, bakit maganda ang online marketing. Simple lang. Kasi hindi mo na kailangan pumunta ng office para makinig ng training. And today, yung oras natin, 1 hour lang. Ang dami mo pong pwedeng gawin. Diba? Rather than yung dati po na nagta-travel, may travel time pa, di ba? May meeting after meeting pa yan. Dami mo ng oras. Kaya ganun po siya. Ayan. Next naman, ito naman, ito, hindi ko, dalawa lang po ito, scarcity and abundance mindset. Ito, napaka-importante. Ako, actually, inaaral ko pa to kasi marami tayong mga paniniwala o mindset about, kumbaga, scarcity and sa abundance. Nakalagay naman po dyan,
merong, di ba, sa scarcity, competition, sa abundance, collaboration. Ako, mas gusto ko yung collab kasi, eh, lalo na po, imagine niyo po dito sa Jaylim Project. Kasi, bakit maganda yung system natin? Bakit maganda yung Jaylim Project? Kasi collaboration po to ng lahat ng magagaling. Kung baga, kung nagkakanya-kanya tayo, nandun tayo sa competition, hindi tayo lalaki. Sa collaboration kasi, kung naniniwala ka na abundance ang mundo, kung naniniwala ka sa kay God, sa creator natin, na kumbaga ibibigay niya sa'yo yung lahat ng gusto mo, kumbaga no need naman na mag-compete, diba? Kung mas maganda, nagtutulungan na lang. Kasi sabi nga, ang bahay, di ba yung dati yung buhat bahay, tingnan mo kaya yung bahay, buhatin mo ng solo kung kaya mo. Di ba? Pero kung pinagtutulungan yan, kahit malaking bahay pa yan, pero kung pinagtutulungan yan, mas madali, mas magaan, mas makakayanan mo. Kaya ganun po siya, mas... So, ito pa, ang dami pa po nitong mga explanations, abundance and scarcity. Pwede nyo pong i-research yan. Next naman po is ito. Ayan, okay. Dito naman po yung next ko naman na tanong. Saan ba nang galing yung mga mindset natin? Yung mga paniniwala natin sa buhay natin. Ayan, saan po yan nang galing? Ito, i-discuss ko po sa inyo para mas maintindihan nyo kung bakit ganito tayo mag-isip. Ayan. Okay, next. Ito po, number one. Ayan, hindi pala pa isa-isa to. Number one, family. Ayan. Yung family po natin, dyan nag-umpisa po ang lahat. Okay? Kung ano po yung paniniwala ng family mo, ng mama mo, ng papa mo, kaya ganun ka din mag-isip. Diba, may tinatawag nga tayo, iba-iba kasi may merong mga Muslim, diba, yung mga ganun. Depende kasi kung ano yung kinalakhan mo. Sample na lang ganito. Kung ang kinalakhan mo is... family ng mga professionals or kumbaga yung mother, father mo professional, ibig sabihin guys, automatic yung anak niya, syempre magiging professional yan. Syempre naman kung anong sasabihin ng parents niya sa kanya, syempre kung ano yung meron sa kanya, anong nangyari sa kanya, yun ang ituturo niya dun sa anak niya. Kaya kung yung family mo naman or yung mama mo, papa mo is negosyante, kaya negosyante ka din mag-isip. Kaya depende po yan sa tawag nito, kinalakhan or paniniwala ng family mo. Kaya guys, pwede mo i-recheck yung family background mo kung bakit ganyan ka mag-isip today. Kasi nanggagaling po yan dyan. Yan po, napakalaking factor. Siyempre, pagkapanganak mo, saan ka ba mapupunta? Sino ba mag-aalaga sa'yo? Yung parents mo. Diba? Una pong nagka-transfer kasi nung baby ka pa po, wala ka pang alam. Blank pa po yan. Nagkataon lang po nung pinanganak ka na, di ba, sa first, sabi nga, yung 0 to 7 years ng bata, napaka-crucial po yan kasi diyan po nabubuo yung magiging paniniwala ng bata. Kaya nga po dapat mas maganda yung tinuturo mo sa anak mo, yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Kaya nga, make it sure na yung nangyayari sa buhay mo, gusto mo na talaga. Kasi yun ang ibibigay mo din sa magiging anak mo. Ayan, family po yan. Ayan, next naman po, friends. Ayan. Nakukuha natin yung mga mindset na yan, mga paniniwala natin yan sa mga kaibigan po natin. Okay? Diba sabi nga po nila, kung sino yung kaibigan mo, ganun ka din. Kung bulakbol yung mga kaibigan mo, bulakbol ka din. Kung mahilig sa basketball, ganun ka din. Kaya malaki po ang factor ng friends. Kaya kung gusto mo po na malaman din kung ano talaga, kung bakit ka ganyan, i-check mo ulit yung mga friends mo, di ba? Kung mga bully yan, bully ka din. Ayan, nakaka-relate po ba kayo ng mga ganyan? Kung mga mahihiyain yan, mahihiyain ka din. Pag mga negative kaibigan mo, sure bull yan, negative ka din. Di ba? Kung sino yung lagi mong kasama, papakinggan mo, di yun ang magiging ikaw. Kaya, yan po sa friends. Next naman po, religion. Okay? Ito po, magkakaiba tayo ng religion and nagde-depend na naman po tayo sa paniniwala. Sa Muslim, katulad na lang sa Muslim, yung pag-aasawa, ilan po yung nagiging asawa ng isang lalaki, di ba? Sa Kristiyano naman, iba naman paniniwala nila, di ba? Depende po yan kung ano yung kinalakyan mo. Hindi naman sa tama mali yan eh. Depende talaga po siya kung ano yung kinalakyan mo, kung ano yung religion mo, yun ang magiging paniniwala mo. Okay? Next naman po, school. Okay? Napaka malaking factor po ang school. Di ba? After mo syempre, pag lumaki ka na, mag-aaral ka na, and alam mo ba sa school, hindi tayo tinuruan paano mag-isip. Tinuturuan tayo kung ano ang iisipin natin. And for me, ang school, para siyang yun yung nagke-create ng magiging mga magiging empleyado or mga nagtatrabaho. Kasi, di ba, ano ba, pag nag-aral ka sa eskwelahan, bawa, nag-pan ka, nag,
engineering na lang, 'di ba? Ano bang after noon? Pag nag-graduate ka ng engineering or naging engineer ka, anong next doon, 'di ba? Magtatrabaho ka. Nursing, ganun din, magiging nurse ka, next doon magtatrabaho ka. Imagine mo, pinoprogram na tayo, doon pa lang sa school, pinoprogram na tayo kung ano ang mangyayari sa atin. Kaya ako, I'm not saying naman po na huwag kayo mag-aral, di ba? Para sa akin lang naman, ine-explain ko po sa inyo kung bakit ganito tayo mag-isip. Kasi the moment maintindihan mo yung sinasabi ko, doon po mag-change na po yung mga resulta na meron kayo ngayon, meron tayo ngayon, okay? Sa school, yung po yan, malaking factor po yan. Next, media, ayan. Especially po today, napakamalaking factor po ang media, di ba? Ngayon po, may pandemic, di ba? Ano ba ang binibigay ng media sa atin? Actually po, kung gusto nyo po maging successful, dati po, ina-advise namin talaga is huwag nanonood ng TV. Bakit? Kasi ang media po, nag-create siya ng fear. Imaginin mo na lang po ngayon, pandemic, di ba? Pag nakarinig ka ng balita about yung sa NCOV, 'di ba? Anong nangyayari sa iyo? 'Di ba? Kung nag-create siya ng fear para sa iyo, hindi siya maganda. Kasi ito nag-program ng mind mo. Maski ano-anong naiisip mo, imbis na hindi ka magkakasakit, nagkakasakit ka na, 'di ba? Ano nang mga naiisip mo, 'di ba? Nanggagaling po 'yan sa media. And para sa akin, kung manonood ka ng mga TV or mga balita, make it sure na for information lang. Pero kung maa-apektuhan yung mga paniniwala mo, belief system mo sa buhay mo, naku, hindi maganda to, lalo na kung gusto mo magbago buhay mo. Ayan, and syempre, yung sunod naman po is number 6, music. Ayan, depende mo sa mga, nakalimutan ko may ilalagay dyan, yung movie pa pala. Ayan, music, movie, ayan, kung ano yung po mga pinapakinggan mo, pinapanood mo, yun ang mapoprograma sa'yo. Pansinin nyo guys, pag nanood kayo ng mga horror, ayan, di ba? Pag nanood ka ng horror, maya-maya, natatakot ka na, feeling mo, di ba? Yung mga pinanood mo sa TV, yun ka na, di ba? Mahihilig din po tayo sa drama, di ba? Kung napansin nyo po, mahihilig po sa mga drama dati, lalo na po yung meron pang mga ABS-CBN, wala na kasi yung ABS-CBN. Imagine mo, pag mahilig ka sa drama, ang mind conditioning kasi ng movie or ng drama ngayon, ng ano tawag dito, TV is iba eh. Pag halimbawa, pag bida, yung mga bida ngayon, 'di ba, yung mga mahihirap, bida 'yan. Okay? Kaya ikaw, feeling mo din pag nanonood ka doon, 'di ba? Parang sineset mo yung sarili mo na ikaw din yung napapanood mo. Kaya 'di ba, minsan feeling mo, okay ka na hindi mo kailangan yumaman, hindi naman dahil sa hindi mo gustong yumaman, nakikita mo lang yun sa TV. Ayan, unaware po tayo niyan, hindi po natin yan napapansin. Not unless tinuturo po siya. And music, ganun din, di ba? Makinig ka po ng mga malungkot na music, kahit subukan mo siya. Hindi ka naman malungkot nung nakinig ka ng mga malulungkot na music, nagiging malungkot ka na din. Kumbaga ganun. May factor po yung music na pinapakinggan mo. Kaya kung gusto mo ma-motivate ka, makinig ka ng mga motivational na music, ano pa nga tawag ito, mga recordings, mga ganun, mga trainings, yan. Importante po yan. Kailangan niyo po itong ma-take note din po na sinasabi ko. And syempre, ito pa, okay, the law of association. Sabi ko nga po kanina, kung sino po yung lagi mong pinapakinggan, actually, yung limang tao na lagi mong pinapakinggan, sinusunod, ayan, yun po yung magiging buhay mo. Ayan, saktong-sakto po yan. Kasi po, kung ano po yung ginagawa nila, makokopya mo siya. Okay, kaya nga po ngayon, kung gusto mo po na magbago yung buhay mo, i-check mo, sino ba yung limang tao na yun na lagi mong pinapakinggan? Or pag magde-decision making ka, ano po ba, sino ba yung tao pinapakinggan mo? Kasi, syempre, yung i-advise nila sa'yo, yun ang susundin mo. And crucial po yun, kung gusto mo maging successful sa buhay mo, kailangan i-check mo yung 5 people na yun. Kailangan meron ka talagang, kumbaga, pag-decision making na, alam kung sino talaga yung gusto mong pakinggan para tama po yung ang tawag nito magiging decision mo. And syempre next naman po, ayan, tips na po 'yan para naman po sa mind program natin. Ito po mga tips ko po sa inyo. Ayan, okay. Syempre number 1, gusto niyo po ba na magbago yung resulta mo? Ayan, magre-reprogram po tayo ng mind program. Okay. I-reprogram po natin yung mga paniniwala natin sa buhay natin. Sa mga nakikinig po sa akin ng mga members or sa mga guest pa lang po,
pwedeng-pwede pong baguhin yung buhay natin. Kung eto, sabi nga po, kung pinanganak ka pong mahirap, hindi mo yan kasalanan. Kung ano man po yung naging status mo today, okay lang yan. Pero today, meron isang training na nagsasabi sa'yo na pwedeng baguhin yung buhay mo. Kung gusto mong magbago yung result mo, meron kang dapat gawin. And number one po dyan, change your mindset. Okay, kailangan mong baguhin yung mga paniniwala mo. Ito po yung tips ko sa inyo. Number one, kailangan lagi po kayo nag-a-attend ng mga trainings. Bakit importante po na nag-a-attend ka ng training? Kasi po, nire-reprogram po natin yung mindset mo. Ang reprogramming po, hindi po siya nagagawa ng isang pitik lang or isang beses lang. Ang pinakakailangan mo dyan is repetition. Kailangan mo siyang ulit-ulitin para magbago yung mindset mo. Okay? Hindi po siya isang beses lang. Kailangan mo siyang ulit-ulitin yung mindset, yung ginagawa mo. Sabi nga, di ba, yung music. Di ba, pansinin niyo po ang music pag first time mong napakinggan. Di ba, pag first time mong napakinggan, hindi mo naman siya nakakanta. Ulitin mo yung music ngayon na napakinggan mo, pakinggan mo ulit, medyo nakakasaway-sabay. Kasi third time, pwedeng nakakanta mo na siya. Pag apat na beses mo napakinggan, baka memorize mo na siya. Baka sa panglima, pag napakinggan mo, pansinin mo, nakakanta mo na siya. Diba? Ang daming mga usong kanta na hindi mo naman talaga minemorize. Kaka naririnig mo yung Tala, yung Chambi-Chambi dati. Diba? Kakaparinig mo. Parang feeling mo tuloy, alam mo na yung kanta. Yung po yung tamang process ng mind reprogramming o pag pre-reprogram ng mind po natin. Kaya, para mas maintindihan niyo po kung bakit kailangan nakikinig ng mga training, especially po kung bago ka pa lang, 0 to 6 months, dapat talagang ito po yung ginagawa mo, makinig ka ng mga live trainings, mga blueprints, meron tayong blueprints sa Zoom meeting natin, sa mga Zoom webinar po natin. Makinig kayong mabuti kasi kailangan mag-change yung program mo. Kung gusto mong yumaman, kung gusto mo yung sinasabi mo kaninang kinoment mo na income na magbago yan, ito talaga sinasuggest ko. Hindi yung kailangan pilitin ka pa kasi minsan training na lang, pinipilit ka pang umaten. Dapat ikaw mismo naiintindihan mo sa sarili mo kaya kailangan mo yung gawin kasi may inaayos sa'yo. Sabi nga, di ba, ang pag may sakit ka, pag hindi ka uminom ng gamot mo, gagaling ka ba? Hindi. Diba? Kaya nga, diba, ang mga doktor, pag binigyan ka ng gamot, meron yan reseta na ilang araw mo iinumin. Bakit? Para gumaling ka. And syempre, ikaw, gusto mong yumaman, hindi naman po yun. Kasi imaginein mo, kung nag-join ka po sa Empowered Consumerism, ilang taon ka na. Ilang taon na po yung program mo. Hindi naman yan basta-basta papalitan natin ng, ito gusto mong yumaman, ito na gagawin mo. Hindi basta-basta yun eh. Kailangan mag-isisimula yan sa basic. Kaya kailangan po kaya talaga nag-a-attend ka ng mga trainings. Kung training ng grupo mo, ano po ba pwede mong attend na training na basta makakatulong sa'yo na mag-pre-program yung, especially kung bakit maganda po mag-negosyo. Kasi baka ikaw, nasanay ka sa work, di ba? Hindi po madali mag-transform o mag-lumipat dun sa pagiging negosyante mindset. Magkakaiba po ang negosyante mindset. Kaya pag-aaralan mo po yun. Siyempre, ito number two. Na-advise ko po sa inyo, listen and follow your mentor. Kung meron po kayong mga mentors, kung sino man po mentors nyo, makinig po kayo sa kanila and sundin nyo po sila. Ako na po nag-a-advise ninyo sa inyo kasi po bakit? Kaya sila mentors kasi sila mismo dumaan na po doon sa pagdadaanan mo. Okay? Kumbaga po, meron na sila na pwedeng i-advise sa inyo. Para sa akin, ang mentor, yan po yung shortcut to success. Para sa akin, naniniwala po talaga ako dyan kasi sabi nga, di ba, kung gusto mo mas maging mabilis yung resulta mo, makinig ka sa tamang tao. Huwag kang nakikinig kahit kaninong tao. Even yung parents mo, di ba, kung hindi mo naman gusto yung naging resulta niyan, huwag mong pakinggan pagdating sa negosyo, okay? Ikon ko lang po sa business po yung sinasabi ko. Ayan, kaya kung may mentor ka po today na nag-guide po sa inyo, isundin nyo po yan. Kung ayaw mo naman po maghanap ka ng tao na gusto mong sundin, okay? Anapin mo yung resulta na gusto mo, dun ka makinig. Kung ano po yung ina-advise ng taong yon, ano po yung mga ginagawa niya, yun ang sundin mo. Kasi for sure, sigurado po ako, 100% akong sigurado, kung sino yung mentor mo, yun ang magiging ikaw. Lagyan mo lang po yan ng time, 3 to 5 years from now, na straight na yan ang ginagawa mo, pinapakinggan mo, sinusunod mo, kung sino siya, yun ang magiging ikaw. Kasi yun yung programming po natin, nagbabago na po yan. And syempre, anong paniniwala ang ginagawa ng mentor mo, na ipapasa po sa inyo. And number 3, na advice ko po sa inyo, protect your circle of influence. Sabi ko nga po, yung limang tao
na lagi mo pinapakinggan, napaka-importante kung mga sino man sila. Kasi po, again, kung ano yung resulta nila, yun ang magiging resulta mo. Kaya kailangan i-protect mo yun. And idadagdag ko na din po dito yung pakikinig mo ng mga music, ng mga movie, lalo na po kung madrama kang tao, di ba? yung, tapos yung medyo mahina-hina po yung, alam mo yung, ano ba tawag nito, mahihain ka, yung mahina loob mo. Ako ina-advise ko po na huwag ka po munang manood o makinig ng mga negative na mga music, mga ganon, mga movie, na mga drama, para po ma-reprogram muna yung sarili mo. Ang ina-advise ko po, mas maganda ang pinapakinggan nyo yung makakatulong sa'yo na mamomotivate ka. Mga trainings na kailangan mo na mamotivate ka. Dapat ganon. Kailangan po yan na yun ang ginagawa mo. I-reprogram po talaga ninyo yung mga ginagawa nyo. Meron pa pala yung pagbabasa ng libro. Sabay niyo na po, yun. Isa sa mga giging tips ko po siya. Importante po din yun. Kasi kung ano po yung binabasa niyo pong libro, yun naman po, makakopya mo na naman yan, magagawa mo na naman yan. Kaya mas maganda po, tingnan niyo po yung mga binabasa niyong books. Dapat po naka-align po yan dun sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Ayan. And syempre, ayan, meron po ba kayong natutunan sa training po natin? Okay. Okay, halos patapos na din po ako. Ayan, na-discuss ko na po sa inyo about mind reprogram, paano niyo po gagawin, saan ang galing yung program mo. Ngayon guys, kung gusto mo magbago yung result mo ngayon sa mga nakikinig po sa akin na yung kumikita na po dito, kung gusto mo po yan lumaki, nang lumaki, isa lang po gagawin mo, change your mindset. As in, nandun po yung sagot. Nagsimula lahat po yan sa utak, sa mind. Kaya kung gusto mong magbago yan, baguhin mo yung mga paniniwala mo sa buhay mo, baguhin mo yung paniniwala mo sa sarili mo, baka ang problema mo, until now, hindi ka pa rin naniniwala na kaya mong yumaman, diba? Baka yun ang concern natin, yung paniniwala mo until now, hindi mo nababago at hindi mo alam na yun pala yung concern mo. Ako na nagsasabi sa'yo, doon ka magsimula. Kasi the moment po nagbago yung mindset mo, magbabago na po yung action mo, yung galaw mo, magbabago yan. At the same time, pag nagbago po yung action, magbabago automatic yung result. Kung gusto mo yung result ang magbago, doon sa pinaka-start na sinabi ko, doon ka mag-change. Check mo lahat ng sinabi ko kanina, yung mga paniniwa sa pera, sa time, sa lahat naman po, pwede mo ba i-check na yan? And tingnan mo kung ano pa yung mga nakikita mo na pwede mo baguhin. And today po, gawin mo po yan para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa pangarap mo. Babalikan ko po kanina yung pangarap po natin. Sabi ko po sa inyo, lahat ng pangarap sa buhay natin, kaya po yun mangyari. Lahat po posible, lahat kaya. Sobra po akong naniniwala doon na lahat talaga kaya at lahat posible. Nagde-depende na lang po yan sa'yo. Kasi ang nag-create ng success is ikaw. Hindi naman po yung mentor mo, hindi naman kung sinong tao, ikaw pa rin. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin magde-decide. Buhay mo yan, hindi yung buhay ng ibang tao. Ikaw, buhay mo, panindigan mo yung buhay mo. Ano man meron ka, sabi ko nga, kung pinanganak ka nga today na mahirap ka, ano man nangyayari sa'yo ngayon, may mga experience kang hindi maganda, okay lang yan guys. Yung past tapos na eh. Huwag mo na yung balikan. Ang today, nandito tayo sa present, nandito tayo sa now. Ito yung gift na binigay sa atin ng God. Kaya nga siya present, kasi gift siya sa atin. Until buhay ka sa mundong to, may chance ka. Until na humihinga ka ngayon sa earth, may chance ka na magbago buhay mo. Ang kailangan mong gawin, is umaksyon ka, gumalaw ka, gawin mo yung part mo, gawin mo yung dapat mong gawin. Sabi nga, kung gusto mo magpapayat, sasampulan ko na lang po yung pagpapayat. Kung gusto mo magpapayat, madali mo naman yung gagawin, edi mag-diet ka, mag-exercise ka. Ibig sabihin guys, lahat ng gusto natin pwedeng mangyari. Posible po siya, yes, challenging siya, hindi po siya madali. Ang pagiging successful, ako na nagsasabi, hindi po siya madali. Pero, hindi ibig sabihin, hindi mo siya kakayanin. Kung wala ka namang background sa pagiging negosyante, dito po, na-invite ka, pero gusto mo din kumita, hindi mo alam tong negosyo na pinapresent sa'yo, aralin mo. Lahat naman po na-aral. Walang nurse na hindi nag-aral. Yung nurse, nag-aral ng 4 years pa bago siya naging nurse. Nag-board exam pa yan. Walang engineer na hindi nag-aral ng 5 years. Ako, naalala ko po yung pinag-aaralan ko dati. Diba? Walang naging successful na engineer na hindi po nag-aral. Walang naging successful na doktor kung hindi sila nag-aral. In short, guys, ang message ko po sa inyo, kung today, hindi ka marunong pagdating sa negosyo, huwag ka mag-alala.
ang network marketing 3 to 5 years, lagi po natin sinasabing 3 to 5 years yan kasi para siyang course. Kumbaga, course kung paano kayo maman. Kailangan mo lang, kumbaga, kumontrata ka sa pangarap mo. Kaya nga kanina, ang sabi ko po sa inyo, ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Klaraduhin mo muna kasi baka hindi pa clear. O baka ikaw mismo, hindi mo kayang panindigan yung gusto mo sa buhay mo. O gusto mong yumaman, di mo yumaman ka. Kailangan mo gawin yung mga, kumbaga, dapat align ka dun sa gusto mong mangyari. Kumbaga, lahat sinabi ko na po kung ano mga dapat nyo i-correct. Nasa sayo na lang yan. Mamaya, pwede mong balikan yung live ko para mas makonek-konek mo yung sinabi ko. Basta guys, ang masasabi ko lang po sa inyo, ito sa business po natin, hindi mo kailangan maging magaling. Para sa akin, sa mga dati na po dito na kumikita, ang ako, i-remind ko lang po kayo, kahit kumikita ka na, alam mo, always maging empty cup ka pa rin. Kasi for sure, until now, kailangan mo pa rin mag-learn. Sabi nga, hanggat hindi mo pa gusto yung resulta mo or meron ka pang hinihingi na resulta, meron ka pang dapat baguhin. Kailangan mo pang, kumbaga, kailangan mo pang i-change pa yung self mo kasi para sa akin po, ang success is yung pagiging tamang tao. Kumbaga, pag naging tamang tao ka sa success, ibibigay sa'yo yung lahat ng gusto mo. Pag hindi ka pa tamang tao, hindi sa'yo ibibigay kasi masasayang lang din naman yan. So again, kung naniniwala kang abundance ang mundo, abundance ang buhay natin, lahat ibibigay niya. Nagkataon lang, baka hindi ka pa ready, hindi mo pa ginagawa yung mga dapat mong gawin para makuha mo yon, kaya hindi pa sa ibibigay. Pero, huwag kang mag-alala kasi sabi ko nga, hanggat buhay ka, hanggat humihinga ka, may tsansa ka, may pag-asa ka. And today, ang pinaglalaban natin is yung tsansa na pwedeng magbago yung buhay natin. Kung ikaw OFW, kung ikaw matagal ka na sa abroad, gusto mo na mag-for good, gusto mo na makasama yung pamilya mo, this is the right time na trabahuin mo yung pangarap mo. May sacrifices ang lahat. Lahat ng successful na tao, nag-sacrifice yan. Sabi nga po, ito, makikita mo sa screen, ito yung pinaka-last ko sa inyong tip. Success is a journey, not a destination. Natutunan ko po maging masaya sa journey ko. Sabi nga ng mentor ko, pwede ka na kung dumaan ng masaya. Daanan mo ng masaya. Kaya, sa lahat po nang nakikinig sa akin sa mga OFW, alam ko po, hindi madali yung ginagawa natin na kayo po, nahihirapan kayo dyan, pero ito yung ginagawa niyo. Ako na po nagsasabi sa inyo, enjoy mo lang yan. Darating ang time, ikukwento mo yan, sasabihin mo, dati ganito ako, ngayon, ito na ako. Kaya paglaban mo yan, kaya yan nangyayari sa'yo kasi may reason yan, may purpose yan. Sabi nga po, lahat ng nangyayari sa atin, may purpose yan. Kaya, yun guys, ang masasabi ko po sa inyo, success is a journey, kaya enjoy the journey. Kahit ano man yan, wala naman kasing perfect, merong maganda, may pangit, okay lang yan. Enjoy mo lang. Basta focus ka doon sa gusto mong mangyari. Kasi pag naniniwala ka at nakikita mo yun, one day, mangyayari yun sa'yo. Ayan. Siyempre, guys, yan, tapos na po yung training po natin. Ayan, tapos na po yung 1 hour natin. Ayan, sa lahat po ng nanonood ngayon, thank you so much po sa pakikinig niyo po sa akin. Salamat po sa pagbibigay ng time nyo and sana worth it po yung 1 hour nyo na binigay nyo po sa akin. And sabi ko nga po, talagang nag-i-invite po talaga ako kasi lahat ng trainings ko, pinaghahandaan ko talaga. Kasi for me, ito yung message ko sa lahat ng tao na pwedeng makinig sa akin. Hindi man kita kakilala, ano man background mo ngayon, ano pinagdadaanan mo ngayon. Ito po, kumbaga, itong training na to, ito po makakatulong po to sa inyo para magbago buhay nyo. Basta kung ano gusto mo, tandaan mo to. Kayang-kaya mong makuha yun. Ako naniniwala ako nun. Ang tanong ko, ikaw, naniniwala ka ba? Kung ako naniniwala ako sa'yo, ikaw, naniniwala ka ba sa sarili mo? Kasi alam mo ba, ang pinaka-importante sa lahat is yung ikaw, kung ano ang paniniwala mo sa sarili mo. Kung naniniwala ka, nayayaman ka, gawin mo, ipaglaban mo. Kasi lahat ng gusto mo, pag pinaglaban mo, pag trinabaho mo, one day, yan ang reality mo. Kasi sabi nga po, ang reality po natin, tayo po ang nagbibigay kung ano ang gusto natin sa buhay natin. Ikaw nagde-decide. Kung ano ka ngayon, yan ang decision mo, na ginawa mo. Yung mga choices mo noon. Kaya today, sabi ko, may chance ka na baguhin mo yung choices mo, baguhin mo yung mga decision making mo. And makinig ka sa mga tamang tao. Kasi meron at merong tutulong sa'yo. Kailangan mo lang pakinggan ng mabuti yung mga message na binibigay
ibibigay sa'yo. Tandaan mo, lahat may purpose, may dahilan, bakit yan ang nangyayari. And one day, maiintindihan mo pag nalagpasan mo na. Kaya yun lang guys, thank you so much po for watching, sa panonood ng aking live. Ayan, sana po marami po kayo natutunan sa akin. And syempre, thank you so much po sa lahat po ng J-Lim Project Community, sa grupo po po. Thank you so much. And sa na tumulong po sa akin para dito sa live na to. Thank you po. Ayan. And syempre sa mentor ko po, kay Apply Joseph Lee. Ayan po, siya po yung mentor ko po. Yung malupit na mentor ko, siya po yung nagtitrain sa akin kung bakit ganito po ako ngayon. Ano man po yung na-achieve ko dahil po sa mentor ko. Kasi siya po yung nagtsatsaga na na i-train na ko. And then makuha ko po yung goal ko. Ayan po. Thank you so much. And yun lang po. Tapos na po ako. Ayan. Thank you po. Ayan, Mika. Asan ka na? Ayan, comment na lang po kayo dito kung ano po yung mga natutunan nyo and pwede nyo pa po itong i-share kahit kanino. Ano, gusto nyo pong i-sharean itong training ko, pwedeng-pwede po. Ayan, tapos na po tayo. Coach Mika.